ito yung para maging klaro sa lahat ng mga subscribers, ang tinatarget ko po talaga na committee, labor, at saka OFW, yun dalawa lang. Happy na ako. Sabi ko nga sa mga interview ko kagabi pa at kanina, anong gusto kong chairmanship? Hilingin ko po, kung maaari lamang, kung pwede, kung papayag, I'll do everything na sana mapunta sa akin, yung labor. Kasi marami akong may ambag po na mga solusyon sa mga problema kinaharap natin mga magagawa because of my wide range experience. Bukod dyan. Number two, kahit na vice chairman na lang ako, kasi kung meron akong labor, meron akong OFW, kahit vice chairman na lang po ako para ma-address ko yung mga problema sa ating mga OFW. Pag once na po ako'y napagbigyan, napunta po ako sa labor at napunta po ako sa OFW, humanda na kayo mga agency at mga tatamad-tamad yan, mga taga-polo, humanda kayo. Hindi ako nagbibiro, hindi ako nagbabanta. Alam na alam ko po yung mga takbo ng utak ninyo, alam ko po yung mga karakas ninyo, lalabas lahat ng baho nyo. Kung kinakailan mag-privilege speech ako, sasabihin ko na po yan sa itablao ng Senado kung ano mga pinanggagawa nyo, kabalastugan dyan. At kung bakit hanggang ngayon nangyari pa rin itong mga hindi dapat nangyari sa ating mga pobreng OFW at sa ating mga kinakawa palagi ng mga worker. Kaya nga sana yung mga subscriber natin dyan, idasal niyo po sana na mapunta sa akin, mapagbigyan yung pong labor, sana maibigay sa akin at maging yung OFW nang sa gayon, may sa katuparan ko po yung matagal ko nang inaasam-asam, pinapangarap na magbigay ng solusyon once and for all dito sa mga matatagal na problema ng ating mga minamahal na OFWs, mga bayani natin at ating mga laborers. Okay? Ang sinisiguro ko po sa inyo, maraming mapapasalang agency. Totoo yan, kung di sila magbago, marami ako ipatatawag na agency, marami mapapahayan na agency, mapapasera, baka kasuhan pa. At mga employer na hindi nagbabayad ng tamang pasweldo, marami makukulong. Actually, Aiden, nung wala kayo dito, ang tatapang ng mga agency sumagot marami sa amin. Marami makukulong. Opo. Totoo yan. Ako mismo, kung kinakailang pupunta ako mismo mag-file ng kaso hanggang sa makulong. Tingnan natin. Oh, daan nyo sa pera nyo, sa Senadong kalaban nyo, tingnan natin kung uubra kayo. Nasisiguraduhin ko na yung kaso talaga, uurong, walang whitewash. Mm-hmm. Walang whitewash. Makukulong ang dapat makulong. Mapasala ang dapat makapasala. Kaya kayo mga agency, ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa inyo, magpakatino na po kayo. Matagal nyo na po niluloko yung inyong mga OFWs. Pinakikinabangan nyo po. Nakikinabang kayo. Matapos nyo padalhin doon sa abroad, sa deployment, nakuha nyo yung komisyon, tinatalikuran nyo na. Diba? Hindi na po mangyari yan. At kayo mga employer na matagal lang nanakaw sa sweldo ng mga manggagawa ninyo, nako, huwag niyo pong hintay na kayo po yung unang masampulan ko. Ngayon, gagamitin yung impluensya nyo, lakas, kapit, tingnan lang natin anong kapit-kapit. At hindi nyo ako sagutin, patatawag ko kay Senado dahil gumawa kayo ng matagal ng kabalastugan, paimbisigan ko kayo in aid of legislation at kapag hindi kayo pumunta, oh, bahala kayo, di ba?